7 Energy FM. Pagka huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Uy, ano daw yun? Energy. Bakit ka napuputol? Hello? Ano puputol yung mga bagay-bagay? Hanggang sa'yo ba naman din nabibitin pa rin tayo? Hoy, taka lang, oras mo na natin sa Bunga Bloon. Siyempre naman, 101 on the clock. Oras na yan, hatid po sa atin ng MX3 Coffee. Dito na tayo sa tunay, natural at original MX3. Wow! Uy, Karan, nabalitaan mo na ba? Hindi pa. Eto ha, alam mo ba, naku, alam mo ba na sobrang dami palang cases dun sa states na hindi, sa US ha, US of A, na hindi muna pinapabakunahan gamit yung Johnson & Johnson na bakuna dun sa mga taga-USA. Ah, talaga? Gets mo ba yung sinabi ko ba? Parang ang gulo nung sinabi ko ngayon, di ba? Ako naman, naka-a talaga. Hindi ganito, hindi daw muna ginagamit yung bakuna na Johnson & Johnson sa US of A, girl. Oo. Okay, kasi nakapag-report daw po ng blood clot o pamumuo ng dugo sa mga naturukan nito sa US of A pa rin po yan, mahal ko. Ha? Ito yung pinag-uusapan natin kanina, bakit ganun kaya, no? Ano ko yung explanation na parang karamihan po ng side effects na malala ng mga bakuna natin nowadays, yung lalo na, di ba, AstraZeneca din, meron din na itala. Mm-mm. Tapos ngayon, pati yung Johnson & Johnson, so ganun din, may blood clot din daw. Wow! Alam mo, minsan talaga, hindi mo malalaman kung ano yung effect agad-agad eh. Matagal pa eh. Oo. At saka ito pa, ang sabi dito, yung mga naapektuhan, kukunti pa lang naman. Ang sabi po dito, parang 6 or 7 yata sa ilang milyon na nabakunahan yung nagpakita ng blood clot na problema. Nako. Oo. Tapos ang sabi pa, 18 to 48 years old naman daw po yung mga nakababaihan ang biktima. Naku po. Nakababaihan. Nakababaihan? Ang takot ako lalo sa sinasabi mo. Huwag ka maglala, wala naman tayo sa US, girl. Sa bagay. At saka wala pa naman Johnson & Johnson. Diba, sa bagay. Sa pero yung mga nandito. Oo, wala pa naman. AstraZeneca wala pa lang naman. Medyo meron. Pero ang sabi nga ng mga eksperto, sobrang rare daw ng mga risk na yan. Diba? Anong problema na yan. At dapat daw talaga, kung meron ng available, eh mas maging courageous tayo enough para magpaturok na. Tama. Kasi kesa naman wala kang turok, 'di ba? Hindi ka protektado. Eh ilan lang naman yung cases na 'yon out of millions and thousands and hundreds na mga nabakunahan. 'Yun lang, diba? Minsan nakakatakot kasi pag iniisip mo, paano pag ako'y na-tiyempo dun sa isang sa isang hindi uubra? Yung ganun, 'di ba? Oo. Baka sa akin matapat yung may side effect. Oo, 'di ba? Ako pala 'yon. Ito, sabi dito, diba? Girl, 6 na kaso ng blood clot ang naitala ng US Food and Drug Administration mula sa halos 7 million doses ng bakuna. O, di ba? Yung tama nga yung sinabi ko. Yun. So, inulit ko lang. Nakakatakot lang. Paano ko ikaw yung machempohan na, di ba, isa ka dun sa 6? Diba? Naku, nakakatakot naman ang mundong ngayon. Ano ba yan? Pero, sabi nga ng mga expert, as in, yun nga, ulitin ko lang, kasi naman wala kang bakuna, mas safe ka kapag meron ka. Mape-prevent yung pagiging, pagpunta mo dun sa severe na stage if ever na magkaroon ka man ng coronavirus. So, there. Ay, nako. Ang hirap naman. Kasi, alam mo na, parang pag-ibig lang yan, kung pag palagi kang takot, walang mangyayari, di ba? Pag lagi ka natatakot, wala din mangyayari. Ay, nako. O, di ba? Wala na akong masabi dyan. Pero alam mo, parang pag-ibig din yan, yung malalaman mo yung effect pag matagal na. Minsan ganun, di ba? Yung jawa mo, hindi pala kilala. Malalaman mo, may ugali pala siya. Kapag after 3 years, after 5 years. Kapag matagal na, di ba? Sa umpisa, wala mo ng side effect. Uh-oh. Mga after ilang years, ay, ito pala yung side effect ng mokong na to. Parang Gina-G ka dyan sa sinasabi mo. Hindi naman masyado. Hindi. Alam mo, may feelings lang talaga ako pag humuhugot. Uh-oh. Para mag-connect sa akin. Oh, tama. Hindi kasi, actually, sa lahat naman ng bagay, sa una, medyo madali, medyo gamay mo, pero pag tumagal na, dun mo makikita yung turnaround ng bawat bagay, di ba? Correct. Hindi mo agad makikita. Di ba, sa panliligaw nga, sa una, di ba? Sabi nga alam. Nila, flowery yung mga salita na ginagamit ng mga manliligaw. Pero kapag patagalin mo yung panliligaw ng 3 taon kaya, di ba? Magbubwisit yung manliligaw. Ano ba? Di ba ako sasagutin? Doon mo matetest yung patience nga nung manliligaw. Sa bagay, totoo yan. Di ba? Kung hanggang saan yung kaya niyang gawin at kung kailan siya kayang maghintay. Truth. Diba? Ay,
nako. Dahil dyan, magdasal po tayong lahat. Kailangan tanging alas natin para maging okay ang lahat, no? Totoo yan. Oo, yung mga nasa paligid natin, ipag-pray din natin. Oo. Yung mga gumagawa ng gamot, ipag-pray din natin. Tama. Uy, yung mga doktor, di ba? Totoo. Yes. Kasi, gesa naman yung pinagdadasal mo lang, yung sarili mo lang. Oo, huwag naman tayo madamot. Oo, ipagdasal mo rin yung mga walang makain dahil apektado, walang pambili ng gatas, ng mga anak nila, ganyan. Lahat, actually. Yung dapat dasal natin for everyone. True. Anyway. Sige na, magpapaalam na ako. Maraming salamat sa mga sumama sa akin this afternoon. Bukas ulit, 11 a.m. to 1 p.m. Ako po ang inyong makakapiling tuwing pananghalian na nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara. For now, e-exit na po ako. Bye-bye! In fairness naman, ipagdasal natin lahat ng tao sa mundong ibabaw na ito. Kasi parang feeling ko, sa panahon ngayon, lahat kailangan ng dasal. Oo, diba? Dahil dyan, 8 minutes after 1 ang tamang oras po natin, Metro at Mega Manila. Siyempre naman, kasama nyo pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo.